Hindi ba mahirap flat ang... Mahirap ang flatbed. Flatbed ba? Hindi ba mahirap? Sige. Hindi ka mahirap ang flatbed. Tabidyuhan kita habang ano, tinitignan mo yung load mo dyan. So, unang-una, first step, nasa Pilipinas ka, nagplano ka, ang inisip mo, visit visa. Visa. May kakilala ka ba rito sa ano, sa... Winnipeg, oh. May mga kaklase ako dito, pero... Guys, good morning. Ayan, dito, uminto ako dito sa pool out. Ihingihin na talaga ako. Kaya, wi-wi-wi muna tayo. NHT, New Hope. May kababayan tayo rito na Pilipino rin . Kumusta, bay? Nakay, kumusta? Taga-Pangasinan ako. Mabuti, Pangasinan ka. Pero hindi naman ako Ilocano, pero nakakaintindi ako. Okay. Eh, muna. O, pakilala muna tayo. Kumusta ka ba, Lakay Trucker? Okay lang. Okay, ikaw si? Gene. Tipong Pangasinan. Pangasinan, kababaka. Pero Ilocano ka? O, Pangalato? Ang Ilocano, Basidlang. Pero Pangasinan si? Pangalato. Kita mo guys ha, kapag taga-Pangasinan, mga gwapo yan. Nasakto na tumigil, sabi ko, sa tingin ko, baka si Lucky Tracker to. Oo, kasi... Hinintay kitang bumaba. Galing ako ng Nova Scotia, pauwi na rin tayo. Guys, andito na tayo sa... nasa Highway 11 tayo, no? Highway 11. Sa isang pull-out dito. Malapit na sa Ignace. Malapit na kami ng Ignace. Masaya kasi... Nakilala niya ako kasi talagang bumaba ako. Ingihin na talaga ako. Subscriber niya ako eh. Subscriber nga. Tracker yan. Mayroon siyang magandang isi-share, no? Paano ka ba i-interview natin to? Paano ka ba nakarating ng ano ng Canada bilang ano ka? Turista. Bilang tourist. Tourist ako pumasok ng Canada. Sige, i-interview mo. Simula, stories, tapos pagkatapos doon, nagkuha ka ng driving mo, o paano? Oh, short lang, sa Pilipinas pa, pinlano ko na. Kasi hindi pwedeng papunta ka lang dito na basta-basta as turista, tapos gusto mong maging truck driver. So nakaplano ka na rin sa talaga. Sa Pinas pa lang, pinlano ko na lahat, pinag-aralan ko, ano mga dapat kong gawin. Nunood ka ng mga vlog, talaga. Oo, pinapanood ko kayo ni ikaw, si Marlon. Ewan ko, ba't di na nagbablog ngayon si Marlon? Yung mag-asawa? Si MTB. Taga Toronto. Toronto, okay. Paring MTB. Hindi, nanalo ng, yun ba yung nanalo ng 5 million? Sa Bison siya, sa Bison. Oo, kala ko yun yung Pilipino nanalo ng 5 million ng loto. Narinig mo yung pa Pilipino yung nating truck driver na nanalo ng 5 million Canadian dollar, loto pre. Okay. But anyway, good luck sa kanya. Sana all. Ay, tuloy mo, ituloy. Yung maganda kong dito. Bumagsak ako sa Winnipeg. Magkalugaran tayo. Winnipeg ako. So, ibig mo sa... Ay, Winnipeg ka. Magkalapit tayo. Okay, Winnipeg ka pala. Kaya basic, alam ko, marami akong minessage itong dumating ako ng Winnipeg. O, si Marlon, ikaw. Oh. Alam ko naman busy kayo. Walang problema kung hindi kayo makareply. Hindi nakareply. Tapos, yun nga. Pinalit ko yung lisensya ko. Kumuha ko ng lisensya. Nag-aral ako. Gumastos ako. So, unang-una. First step, nasa Pilipinas ka, nagplano ka, ang inisip mo, visit visa. Visit visa. May kakilala ka ba rito sa Winnipeg, oh. May mga kaklase ako dito, pero hindi nila alam na pumunta ako. Oh, pero nung pumunta ka dito, saan ka tumira? Nag-upa ako ng kwarto. So, ibig mo sabihin, from Pilipinas, nag-apply ka ng visit visa, nakuha mo visit visa mo, lumapag ka ng Winnipeg, mayroong kantinirhan na agad na kinuntak mo na probably sa Pilipinas yun. Binayaran mo na online probably yung correct. Isang buwan mo doon. Oh, yan ang magandang plano. After that, inisip mo talaga tracking ang ano mo dito. Nag-undergo ka ng training. Gusto ko na mag-tracking. Pero hindi ako truck driver. Oh. Wala akong experience. Zero experience pero, talaga.
gusto ko talaga. Oh. So, gusto ko talaga. So, nung pagdating mo dito sa Winnipeg, meron ka ng tirahan, nakatira ka na sa tinitiran mo. Ngayon, nagpunta ka na sa licensing office, sa MPI, MPI sa atin. Oh, oh. Kumuha, siyempre, kumuha ka ng ano, ng class 1. Ay, class 5. Class 5 muna. Class oh, five. Para sa kotse yun, guys, eh. Kasi, lahat naman kasi talaga kailangan magsisimula sa class 5. Para sa kotse, nung nakakuha ka, nakarotis ka, mga ilang buwan ka rin. Nung nakuha ng class 5. Mabilis lang ang class 5. Oo, oh, mabilis lang. Mabilis so, lang. Isang buwan. Mga ganun. Oh, isang buwan. Mga isang buwan. Kasi, ang hirap ng schedule mo. Oo. Oh, tapos nun, nung isang buwan ka, nag-exam na ako. Ng knowledge test ng class 1 at airbrake. Airbrake. Oo, yun. Doon din mismo sa MPI kukunin yun. MPI din yun. Oo. Oh. After that, nagpunta ka ng school. School. Dala-dala ko na yung papel na lisensya. Oo. Learner. Ano na ako, learner na ako ng class 1. Oo, learner. Yun ang kailangan. Wow! Plus medical. Plus medical din. Oo, yun. Magkano nagastos mo nung ikaw ay nag-class 1? Since hindi ka naman nagtatrabaho talaga dito, may pera ka talaga. May dala-dala akong pera. Magkano? OFW ako eh. Ah, galing ka saan? Taiwan ka, di ba? Oo. Galing ako Taiwan. Nagaling din sa Taiwan. Matitiba Taiwan, mga Taiwan, Taiwan guys. Taiwan, Saudi, galing, galing din sa Saudi. Pero sa Taiwan, ang trabaho mo is direct driver. Forklift operator ako. Forklift operator ka sa Saudi is? Driver. Driver din pero, ka. Pero ano lang, yung maliit lang. Maliit lang. Maliit lang. Oh. Yung trailer. So, nung talaga nung pumunta ka rito, ikaw lang mag-isa. Kasi talaga ikaw, nagpursu ka sa dream mo makapag-Canada via visit visa. Oh. So nung nagpunta ka ng school, tinanggap ka, nagbayad ka man magkano binayaran mo? Sa doon sa school is 5k. Pag, pero nung araw pa yun. Ko, oh, pero nung gastos ko total dahil nakatatlong bagsak ako eh. Nang road test, road test ng oh. Truck. Oh. Umabot ng 95. 95 din. 9, ano bang 'yon? Ano bang ang tawag nito? Anong school yung pinunta mo? Ito na naman tayo eh. Sa may Logan yun eh. Nakalimutan ko na naman yung pangalan ng school. Pero meron tayong isang kababayan din na ginaya yung path ko. Buffalo ba yung ano? Hindi, hindi, hindi Buffalo. Class 1? Nasa dulo ng dila ko. Pero nasa Logan yan. Oh, okay. Sa somewhere Logan. In Logan. Oh. Somewhere in Logan. Oh. Sa may tabi ng Shell. Tapos, meron tayo isang kababayan ngayon. Ano yata yun? Baka doon din ako nang galing, ha? Malapit sa Volvo. Malapit sa Volvo? Oo, oh, malapit sa Volvo. Oo, oh, baka yung ano yun, yung... Yung yard niya, nasa harap ng Volvo, eh. Okay, good. Perfect one. Yun. Ah, perfect one. Driving school. Perfect one. Buti na lang. Meron tayong isang kababayan ngayon na nandito, mas matindi yun. Oo. Oh. Kasi ako, mag-isa. Oo. Siya kasama niya ang asawa niya at saka dalawang anak as tourist. Tourist talaga. Nagte-training siya ngayon dun sa school ko. Tracking. Oo. Kukuha siya ng, pag nakuha niya yung lisensya niya, din maghanap siya ng trabaho. Madali lang naman yun. So, ngayon, step by step, ikaw ang interviewin ko, nandito tayo. So, nung nakakuha ka ng, let's say, naipasa mo na yung class 1 mo, nakakuha ka na ng class 1 ha. Sundan nyo lang to guys ha. Once again, kapag magustuhan nyo itong content natin ito, pakishare lang para sa ating mga kababayan dyan na gustong sumunod sa pathway ni kaibigan na visit visa sa Canada. O, ngayon, nung nakakuha ka ng class 1 mo na, nag-apply ka ng nagharap ka na, wala kang experience ha. Walang so anong experience. Anong ginawa mo kasi? Kapal ng mukha. Kailangan talaga ng experience dito. Oh. Kailangan ng kapal ng mukha at ibenta mo yung sarili mo. Oh. Medyo may konting kasi mga lingan. Oo. Oh. Kasi kailangan eh. White lies yung mga yun, mga white lies. Oh. Kailangan sabihin mo sa mga ang nakuha kong employee, hindi ka basta-basta makukuha ng puti. Pero ang mga kapatid dating Indiano, kukuhanin kanila. Oo, oh, kasi yun ang ano. Pinatulong mo na kahit medyo may kababaan. Sabi ko, may experience ka. Meron akong experience kahit wala. Kahit wala. Lakas ng loob. Oo. May lisensya na ako eh. Meron akong experience sa Pinas. Totoo yun. So, meron akong nahanap. Marami akong pinag-applyan. Meron isang nagtiwala sa akin na yun ang nakapagbigay sa akin ng work permit. Okay. Lamia. So, si ilang taong ka nagtrabaho sa kanya? Sa kanya, 3 months lang. 3 months, tapos umalis ka na. Kasi binayulate niya maraming marami siyang violation. Kasi siya samantalain ka talaga pag close work permit ka. So, ang ginawa ko, nag-apply ako ng open work permit.
nakalipat ako sa ibang kumpanya. Ito, ikaw na mismo ang sarili mo nag-apply ng open work permit. Oo, ako lang. Sorry. So, bali, ang inano mo, truck driver ka. Oo. Pero, walang, ano bang hiningi ng IRCC sa open work permit na in-apply mo? Kasi nasa, naka-close ako, di ba? Dahil may lamia. Nagreklamo ako na binabiolate ng employer ko. Ayaw ko siyang reklamo, pero talagang sobrang safety sa daan na jeopardize. So, nagreklamo ako, gumawa ako, nag-file ako. Saan ka nagreklamo? Sa labor? Or? Sa ano muna? Sa yung merong kasi ditong ahensya for temporary worker. Okay, ma-handle ng mga case na inaabuso. Okay, okay. Ang tawag dito yung ang tawag dyan sa ginawa ko is yung may tawag sa amin eh. Para makakuha ka ng open work permit, may path eh. Oh, kapag inaabuso ka, for abuse workers, dito sa Canada, you are entitled na makakuha ng open work permit. Oh. Kapag napatunayan mo na talagang inaabuso ka. Okay, so yun ang kagandahan. Napatunayan mo naman na inaabuse ka. And then yun, na-issue ka ng open work permit since ikaw naman may lisensya ka na kasi number one dito sa Canada. Kailangan kasi ng truck driver, guys. Ito naman ang madalas natin kinukontent. Need ng truck driver. So, 3 months ka lang doon sa nagbigay sa'yo ng lamia, ay lamiyang una, and then nung nagkaroon ka na ng, nag-apply ka nga ng sarili mong open work permit sa IRCC, nag-grant nila, ngayon nakahanap ka na nito. Anong company mo? New Hope Transport. Okay, na, Hope. Kumukuha ba sila from Philippines? Hindi. Hindi, kailangan may talaga. Open work permit ka or permanent resident or citizen ka. O, kailangan, hanggang ngayon ba, na kumukuha sila? Open work permit. Basta meron kang open work permit, kumukuha sila. Basta open work permit lang. Okay. Saan nakabase ito? Sa Oak Bluff. Oak Bluff, Manitoba? Okay. Sa perimeter, Oak Bluff. Oo, Manitoba. Sa may Esodon. Alam ko yun. Saan ka pala sa Winnipeg? Dito ako sa, ano ko eh, sa city proper ako eh, sa may Banning Street. Banning. College kami. North area, yung mga ganyan. Ayun ang kagandahan. So, ilang taon ka na dito ngayon? Magdadalawang taon ako. Since nung tourist ako, magdadalawang taon na sa July. Pero sa tracking, isang taon mahigit na ako. Yung permanent residence status mo, naka-forward na rin o inilalakad mo pa? Naka-process na ako sa PNP. Provincial nominee program. Good luck. Kasi dyan din ang pathway namin ni Macy's yung provincial nominee program dati. Yun, kasama, pamilya mo, ilan na ba anak mo? Tatlo. Si kabayan niya dyan? Jean? Kasi talagang may budget siya. Yun ang number one dito, may budget. Pag yung pat ko, kailangan may budget. Yung katulad niya, kailangan may budget. Pero guys ha, kahit mo, iba talaga Ilocano. Iba talaga ang Ilocano, ang discarte ng mga Ilocano. Ito talagang kapag dream mo yan, ipus mo yan. Walang kahit sino pa humatlang yan, hindi... Walang ano yan, hindi guys, medyo itinas lang namin yung sarili, Ilocano kasi. But anyway guys, ito yung point kasi dito, kapag dream natin ng isang bagay at meron din tayong budget, go on. At kung hindi, wala naman, marami tayong mga content dyan sa agency, magpapalindig sila. Yan, katulad ng kapupos ko lang sa Facebook ko, ito ipupos ko sa YouTube ko at saka sa Facebook ko. Pag mapanood nyo ito guys, kung magustuhan nyo, i-share nyo lang. Yan. Si kabayang Jin. Masaya ka naman. Oo. Tsaka soon, magbablog din ako. Kasi parang panata ko yun. Once na nandito na ako. Guys ha? Gagawa ako para makatulong din. Oo. Yun ang importante. Makatulong. Yeah! At least alam nila kung saan ka nang galing. Katulad ko guys, galing ako sa pagpipisbol lang sa Pilipinas. Ngayon, truck driver na rin tayo. Pero operator pa, no? Ito pa, hindi, driver lang tayo ng lakay transport. Driver lang tayo ng lakay transport. kahit pa paano, mapasalamat din ako. Ano pa bang may dagdag natin? So, basta yun. Ito, huling talong. Lahat-lahat, pati gastos mo, pati pag-landed mo rito, pati yung mga ano, nung nag-aaral ka pa, hanggat hindi ka pa nakakakuha ng trabaho mo, magkano yung na-budget mo nun? Sige. Give me a number. Dapat meron kang at least. At least. Pag nang bababa, 20,000 Canadian dollars. Magkano yun sa peso? Halos 1 million. 800 plus. 800 plus sa peso yun. No? Kasi nung nag-apply ka, papunta dito, visit visa dito, talagang yung 800 plus mo, yung 20,000 na yun, kasi ikaw lang naman, sobra-sobra yun para sa yung
na shumani, di ba? Sobra-sobra yun. Pagdating mo naman dito, yung pera mong shumani, hindi naman nila kukunin yun eh. Gagamitin mo talaga dito yun. Yun ang kagandahan, guys. Ayan. Ay, congratulations. Ang galing mo talaga, Aro. Atan si Babaga. Wala ni Daisel Laba. Daisel Laba. Pero maroon, Ilocano ako. Ayan, may dadagdag ka pa? Wala na. Shout out lang sa lahat ng vlogger. Kay Real Talakay, kay Pinay Tracker. Thank you, Pinay Tracker. Si paring MTV rin. Mag-vlog ka na uli. Oo. At sa lahat pa. Ayan, mabuhay. At ano bang may kating ka? Wala. Baka mamaya nakakadistorbo tayo. Wala, wala. Wala. So, uminto ka rito. Dito ka na ba natulog? Uminto hindi, ka lang? Hindi. Uminto na ako. Kumain ako. Kumain ka lang. Oo. Ako talaga ihing-ina ako. Ayan, sabi ko. Nagkita na kami kaganina rin. Huwag mo akong bibidyoan habang umihihepo pong tangkita dyan. Sabi ko. Nakilala niya ako eh. Alam niya naman guys eh. Friendly tayo siyempre. Tsaka basta truck driver. At hindi lang truck driver. Basta kilala tayo. Mga nanonood sa vlog natin. Talagang nag-collide ako. Ano ako sa kanila. Napanood ko yung reset ka doon sa ano, saan ba yun? Sa Quebec ba yun? Ayun, mga tropa natin. Down, pag mapunta ka ba? Nagpupunta ka ba ron? Hindi, ano, US kami. US Triangle, US tapos Ontario, balik Canada. So hindi ka nakapunta ng Nova Scotia. Pag meron ka doon, yung mga katropa, mga Ilocano rin yun. Ayan, sila lang kay Randy. Kamusta? Tsaka lahat ng mga Ilocano dyan, Randy, Christian, Kuya Romeo, si John Rel, si Lakay Paul, ayan, at saka yung mga kaibigan natin sa Nova Scotia, si Joben, at saka si Yael, sino pa ba? Shout out sa inyong lahat, at mga nakarating din sila rito ng direct car farm, ang kanilang, ano, mas maganda yun, kasi hindi sila gumastos. Pero anyway, kung may pera ka talaga, bakit? Kasi katulad mo. Kumbaga, yung 800, namuhunan ka, 800,000 ang pinuhunan mo, pero yung 800,000 mong yon pumunta naman lahat talaga sa mga, wala kang, kumbaga sa ano, walang naksaya. Kasi yun talaga. Umaani naman na ako. Ngayon, umaani. Maganda naman ang kitaan, yun ba, paano? Nakapagpadala sa Pilipinas or naiipon niya, talagang guwapo. Talagang guwapo. Ayan, guys, no, try nyo rin yung pathway ni kaibigan kung may budget din lang kayo tulad nga ng sabi niya. First, bago kayo makbang, gathered information, number one yan. Planuhin nyo ang pagpunta rito. May kakilala man kayo o wala, pero kung wala, katulad niya, nasa Pilipinas pa lang, nag-a-apply pa lang siya ng visa, magsa-search na siya ng mga apartment na pupuntahan niya rito sa Winnipeg. Binayaran na niya online yon. Automatic naman yon eh. Hindi ka naman lulukuhin eh. Tapos paglapag niya rito, diretso na siya sa apartment niya. Magaling ang diskarte niya. Kailangan planong. Wala kang kilala. Kahit wala kang kilala, walang kakilala, lumapag ng Canada bilang, kumbaga sa ano eh, stranger siya sa Canada eh. Kasi wala talaga siyang kakilala. Gumalaw siya sa sarili niya. Ayun ang kagandahan. Ay, good luck. May dadagdag ka pa. Ayun, shout out sa lahat, sa mahal ko sa buhay, and sa lahat mga nagbabalak na gayahin yung path ko, pwedeng-pwede, kayang-kaya, basta kailangan lang ng magandang pagpaplano bago sumugod dito. Ayan, guys. Ayan, guys, ha. Hindi na kami magtatagal. Sana nakapulot kayo ng idea at munting informasyon o tips dito sa content natin ngayon. Tara, ikutan natin ang truck mo! Hindi ba mahirap ang... Flatbed ba? Hindi ba mahirap? Sige! Hindi ka mahirap ang flatbed. Tabijuhan kita habang tinitignan mo yung load mo dyan. Ito mahirap, magta-winter. Yung mag-tarp? Mag-tarp. Kaya pala, siksi ka. Hindi ka masyadong nalaki ang... Laki na nga yan dyan eh. Ayan, sa New Hope Transport, pag may open work permit kayo, welcome lahat. Dito, puntahan natin. Dito mo sabihin sa kanila. Magandang reputasyon natin sa company. Okay. Inalagaan natin mga Pinoy. Okay, basta mayroong kang open work permit, kahit saang location ka, kukunin ka nila. Kahit saang location ka. Anong company to? New Hope Transport. Hope Lock, Manitoba.
New Hope Transport, ha? Basta open work permit ka, pwede kayong mag-relocate. Ayan, guys. Basta ano, basta open work permit sila. Pumunta sila sa Manitoba. O kahit yung mga permanent resident na bagong driver o citizen, welcome kayo sa NXT. Tumatanggap sila, may training 1 month. 1 month. Okay. Ingat. Thank you. Salamat. Okay, bye-bye. Bye-bye. See you soon. See you soon. Ingat. Woo. Guys, thank you for watching. Bye-bye na. Okay. Lakai Pinoy Tracker.